Hi guys, what's up? I am back. First of all, I would like to say thank you sa lahat ng nanood at naka-appreciate ng part 1 vlogs ko regarding Voicemeeter Banana software. Kung saan pinag-usapan natin ang bawat tagal button na makikita nyo sa mismong GUI niya or graphical user interface at kung paano ito gamitin, of course. As promised, on this video ay ipakikita ko naman sa inyo kung paano natin isisegregate or ihihiwalay ang mga audio or sounds ng ating browser, application, and games para magkaroon tayo ng total control pagdating sa ating mga recordings. Kung naging useful at nagustuhan ninyo ang part 1 ng ating Voicemeeter Banana Vlogs, sana ay magustuhan nyo rin at maging useful sa inyo ang part 2 ng ating vlogs. But before that, if this is your first time na napadaan sa aking YouTube channel, please do not forget to click like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka mga susunod ko pang video at tutorials. Tara, let's simulan na natin! Hey guys, going back to our Voicemeeter Banana dashboard. As what you can see, last time we configured our VM800 microphone dito sa ating hardware input 1. And then dito naman sa ating A1, kinonfigure natin ang ating V8 sound card as hardware out. As what you will notice, sa ngayon gumagalaw ang ating frequency bar dito sa ating hardware input 1 kung saan nakakonfigure ang ating VM800 microphone. At pagdating naman dito sa ating master section, you will notice A1 and B2 are moving. For today's vlog, we are going to configure our hardware input 2. But before that, kakailanganin natin ang dalawang software. Ito yung virtual cable at ear trumpet. Kindly check the download links of these two software na na-mention ko. Makikita nyo siya below on my description. I-download nyo and install. Then after that, you can proceed on configuring your hardware input 2. Moving forward, i-configure na natin ngayon ang ating hardware input 2 dahil na-install ko na ang ating virtual cable. Pagtapos na kayong i-download at i-install yung virtual cable, all you have to do is go to hardware input 2 and then left-click nyo itong select input device para lumabas yung mga choices, and then look for WDM cable output. Just in case na may mga cracking sounds kayo na ma-encounter, you can choose MMA cable output. But for now, select muna natin tong WDM cable output. Now that our virtual cable is already installed and configured in our hardware input 2, all we need to do right now is to check kung gumagana siya. Para ma-check natin kung gumagana na ang ating virtual cable na kinonfigure sa ating hardware input 2, all we need to do is to pull up a browser at mag-play tayo ng kahit na anong video na may sounds. Then, let's take a look kung ano ang magiging manifestation niya dito sa ating Voicemeeter Banana dashboard. So again, please notice na sa ngayon, ang gumagalaw lang na frequency is yung ating VM800 microphone at ang ating master section na A1 and V2. Here we go guys. So kung mapapansin nyo, before ang gumagalaw lang is yung ating VM800 microphone. Ngayon, we already have movement sa ating hardware input 2, pati sa ating V1 sa ating master section. Bakit nga ba kailangan nating ihiwalay yung ating sounds? Of course, may sounds yung ating browser na pinanonood. At the same time, nagsasalita ako, so nagmi-mix yung dalawang audio. Kaya ito yung magiging functionality niya. Pwede natin siyang hinaan or pwede natin siyang lakasan. Hinaan natin yung volume ng ating hardware input 2.
So malaking bagay yung pwede nating i-segregate yung audio controls ng microphone, ng application, pati ng browser natin. What we are going to do next is to configure our communication device such as Skype, Discord, etc. But before that, para hindi na tayo malito, i-rename na natin itong hardware input to as multimedia or desktop. By the way, shout out nga pala kay Rena V. Valquin, or commonly known as Simply Abby. Dati ko siyang office mate sa Daiichi Electronics Manufacturing Corporation. So moving forward, what we are going to do next is to configure our comm device. Ito yung Discord, Skype, etc. So anything about communication. So ang gagawin natin is pupunta ulit tayo dito sa speaker icon sa baba. Select sounds, go to playback tab, and set Voicemeeter auxiliary input as your default communication device. Then click OK. Rename natin siya as home. This one, rename natin siya as desktop. Next thing to do is to go to your communication application such as Skype, Discord, etc. Anything na ginagamit niyo when it comes to communication. But in my case, I am using Discord. So, ilo-launch natin tong Discord. Then, go to voice and video settings. You will see input device and output device. Both naka-default siya, which is advisable dahil sinet natin as default yung Voicemeeter. So, but kung gusto nyong makasiguro, you can choose Voicemeeter auxiliary output because in some cases nagkakaroon siya ng malfunction. So let's select voice activity. Hello mic, 1, 2, 3, test mic. So you will notice may nasesend siya na ating audio frequency. So that's why nag-green siya, nagkakaroon siya ng manifestation na meron siyang nade-detect na sounds. If the indicator is solid green, then Discord is transmitting your beautiful voice. So, that's it. Now that we already configure our COM, next thing to do is go to our OBS settings. So, what we are going to do right now is to configure our OBS. So, let's go to our OBS, click settings, select audio. As what you will notice, meron na naka-configure sa aking desktop audio, desktop audio 2. So, ito yung ating Voicemeeter input, ang ating VM800 V8. And then, itong desktop audio 2, select Voicemeeter auxiliary input for our COM. Dito naman sa ating mic auxiliary audio, we have here Voicemeeter aux output, VV audio Voicemeeter aux VAIO. At dito naman sa mic auxiliary audio 2, I selected the cable output. Since we already set up our Voicemeeter Banana on our OBS, nakaset na ang ating microphone, nakaset na ang ating desktop application, nakakonfigure na rin ang ating communication. So let's click apply, and then okay, and we're good to go. Pwede na tayong mag-live stream at gumawa ng vlogs. I hope you find this tutorial useful and nagustuhan nyo ang part 2 regarding Voicemeeter Banana. Once again, it's me, Reg Nabato. Thank you for watching. And if this is your first time na napadaan ka sa aking channel, please do not forget to click like, subscribe, and don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang video na i-upload. Until next vlog, signing off.